Kuya! Bol, kain mo tayo, Bol. Tangali na. Ah, guys, nagpapakabit pala kami ng tubig sa kampo. Eh, bakit pa tayo magpakabit ng tubig, sir? Eh, meron na rin tayong puso doon sa loob. Eh, alam mo naman doon, di ba? Kapag naglaba ka, ano nangyari sa damit mo? Ah, sabagay, sir. Kapag naglalaba kasi, sir, nagiging putim yung puti. Naninilaw minsan. Oo, kaya. Di ba? Pati hindi lang yan. Kapag ka naligo ka, ano nangyari sa'yo? Di ba? Lumilinis ka. Yes, sir. Pagkatapos noon, medyo babaho ka, di ba? Yes, kasi minsan, yung tubig natin, di ba? Amoy kalawang, sir. Yes, sir. Ano, mabaho. Amoy borax ba, di ba? Parang, yes, ano, parang amoy kanal, di ba? Pag yes, minsan. Ay, hey, sir, ang laki na pala ng nagastos mo dito. Ang layo na lang pinakabitan natin ito ng muset. Ilang kilometro na. Okay lang yan. Para naman sa welfare nyo yan, eh. Hey, sir, bakit pa tayo nagdagdag ng tao? Kayang-kaya naman, sir, ng mga tropa yan. Nandiyan naman si Sergeant Lucky Ball. Si Sergeant Abdul Pata. Ay. Classmate. Diliyon, sir. Ay, yes. Siyempre, ganun talaga. Alam mo, ba't ko kumuha pa ako ng, ano, ng tao na tutulong sa atin? Gusto ko kasi na mabigyan ng trabaho yung ano natin, mapagkakakitaan yung mga kababayan nating nitibo dito sa ano sa Batarasa, 'di ba? Sa Inugbong. Gusto yes, ko sila mabigyan ng mapagkakakitaan kasi nga, 'di ba? Ano na ngayon? Tapos na ang taniman, 'di ba? Nag-ani na, nagtanim na. Oh, wala na silang pagkakakitaan kasi alam mo naman yung pinagkakitaan dito ng mga katutubo natin, pagtatanim lang, 'di ba? Pag ano, yung mag-harvest, 'di ba? Ganun lang pinagkakakitaan nila, 'di ba? Kuya, tara, kain muna tayo. Ano? Dani? Babi, tara, kain muna tayo, Babi. Tara. Tara, kain muna tayo, pahinga muna, pahinga. Mahalin na. Yung gamit niya baka mawala. Ba't may itaka pa? Ah, pang damo-damo? Opo, lalarangas ko dyan. Oo, Dani. Ilan ako lang, Dani? 34. 34? Okay, 30 lang. Ano ba? Ano ba talaga? 34 o 30? 30 lang. 30, may asawa ka na? Okay. Ilan yung anak mo? 6 po. Ha? 6. 6? Okay. 30, tas 6 yung ano mo, yung anak mo? Opo. Ilan taong ka nag-asawa? 17 po. 17? Okay. Tapos yung asawa mo, ilan taong na ngayon? 25 po. 25? Opo. Ibig sabihin, ilan anak nyo? 6 po. Yung panganay nyo? 13. Ha? 13. 13? Opo. 25 yung misis mo? Opo. 25 o 26? 25 po. 25? Opo. Minus 13, ilan yun? 17, sir. Ha? 25 minus 8. Minus 13, sir. Ha? 12, sir. Ibig sabihin, 12 years old lang yung inasawa mo yung misis mo, 12 years old lang? Opo. Oh, grabe ka naman. Minor de edad na yung kuya. Ha? Walang magkakasalan. Ano? Kami ni Mrs. Po. Ah, hindi ba nagtutol yung ano mo? Yung ano mo? Yung mga magulang nyo nung kinasal kayo? Wala po. Wala? Kaming dalawa lang. Nagkasundo. Nagkasundo? Kaming dalawa? Opo. Ah. Yan. So, nag-aaral lahat ng ano mo? Ng anak mo? Opo. Nag-aaral lahat? Opo, yung tatlo po. Tatlo? Isa nagkinto, wala kasing sakyan po. Ano? Wala sakyan po. Anong walang masakyan? Wala yung kasing para lang niya to. Ilan yung nag-aaral mo na anak? Apat sana po. Naghinto yung isa. Bali, tatlo na lang. Ah, naghinto yung isa. Ibig sabihin, tatlo na lang nag-aaral. Opo. Yung huminto, anong grade na sana yun? Mag-grade 3 rin po sana yun. Pero naghinto lang rin. Yung tatlo, anong grade na rin yung tatlo na nag-aaral? Grade 3 na rin po lahat yan. Lahat sila puro grade 3? Opo. Sabay kasi po sila nagpasok yan. Ah, sabay-sabay sila na grade 1? Opo. Ah, bakit pala hindi nag-aaral yung ano mo, yung panganay mo? Panganay ba yun? Opo, panganay yan po. Panganay. Ang pangalan ng panganay mo? Jinson po. Ha? Jinson. Munik na maging Jason, ha? Oo. Bakit hindi, ano, bakit hindi pumapasok? Anong problema? Yan na nga po sinasabi niya sa akin, kaya hindi pumasok. Wala raw masakyan po. Malayo raw yung paralan. Malayo yung? Paralan po. Paralan? Opo. Saan ba nag-aaral yung ano mo, yung anak mo? Doon po, sa Inugbong pa po. Di ba taga ano kayo? Malapit kayo sa Malis? Sa Brooks? Oh, dito lang po. Oh, dito sa boundary lang, di ba? Nang Inugbong? Opo. Oh, tsaka ng Malis? Opo. Eh di mas malapit yung ano doon ha? Mas malapit yung eskwelahan doon sa Malis ha? Doon lang po. Walang magawa kasi dito kami nagabuto po. Ha? Dito kami nagabuto. Boto? Ah, diyan kayo nagbuboto. Ah, okay. Eh paano pumapasok yung tatlo mong anak? Pinatid ko lang sila dyan sa po, dyan sa kalsada po. Lakad lang? Opo. Lakad lang silang tatlo? Opo. Mga gano'ng kalayo yun?
Malayo rin po. Sa may Irene nag-aral? Oo, oh, po ganito. Sa Irene? Opo. Ah, sa Irene Elementary. Malayo nga talaga, mga siguro. Tansya mo, Tadjet, mga ilang kilometro yun? Halos na sa 15 kilometers, sir. 15 kilometers hindi naman siguro. Yung diyan na sa Irene diyan sa may ano, sa may diyan, sir, sa may tapat ng ano ng barangay hall, di ba? Yes, sir. Simula Mali, sir. Hindi, diyan lang sa dito lang sa Mali. Ayun, dito lang, sir, yung sa may bungad na sa boundary. Yung may falls diyan na ano. Hindi, dito lang sa banda yun. Dito lang banda yun, sa may kabilang kanto lang, di ba? Okay. Ayun, sir, mga 7 lang siguro, sir. 7. 7 kilometers ang nilalakad. Yung mula sa kalsada, papasok doon, malayo ba? Malayo rin po. Ha? Malayo rin. Oo. Ayun guys, kasi meron dito, ano, itong kahaba ng kalsada rito. Ayan. Hanggang doon yung pinagkabitan namin ng tubo ng ano, tubo ng tubig. Mga ano yun, mga 1 kilometro mula dito sa kampo namin. Tapos yung bahay nila, mula rito sa ano, mga siguro mga 2 kilometro. Tapos may papasok pa. Oh, kaya pag ano, balikan siguro mga 7 kilometers yung ano, yung nilalakad nila araw-araw 'yon. Opo. Oh. Buti na lang yung tatlong anak mo matiyaga. Matiyaga rin po. Oo. Oh. Kasi alam mo bata nung bata ako, alam mo. Ganyan din ako. Alam mo kung saan ako nag-aaral? Mas malayo pa yung pinag-aralan ko. Alam mo saan nag-aaral? Kasi pero hindi mo to maalam yung lugar kasi sa Manila to. Pero sasabihin ko, kukuwento ko sa mga ano natin kung gaano kalayo yung pinapasukan ko. Pumapasok ako nung elementary ako, grade 1 ako, ang nakatira kami sa Taytay, San Juan, Taytay, Rizal. Ang ano ko, ang pinapasukan ko is San Juan City. Hindi pa city noon, municipal pa lang yun dati. Biro mo kung gano'ng kalayo yun. Aalis ako doon ng, gigising ako ng alas 4, mga 4:30 or 5, ano na yun, tawag doon. May sakay na jeep doon na isang diretsuhan lang na jeep. Malayo yun. Oh, magdarating ako doon mga siguro mga 6:30 or 7 sa eskwelahan. Oh, pagka bumabagyo, alam mo kung anong ginagawa ko pag bumabagyo para makapasok? Binabaha kasi 'yun sa mga taga Taytay diyan, alam nila 'yan na yung malapit sa Arienda, binabaha 'yun. Binabaha yung lugar na 'yon. Pagka bumagyo or umulan ng malakas, binabaha 'yun hanggang dito yung tubig sa amin or hanggang dito. Pag doon sa labasan, kasi dadaan kami ng basurahan, pag sa basurahan, hanggang dito na yung tubig noon. Kasi malalim sa basurahan. Ang gagawin namin, iikot kami doon sa sasakay kami ng bangka. From Taytay Rizal, San Juan Taytay Rizal, paikot kami papuntang Pinagbuhatan. Pagdating ng Pinagbuhatan, sa may ano doon, sasakay ng bangka, di ba? Magta-tricycle kami. Magta-tricycle namin, sasakay kami ng jeep papuntang San Juan. Ganon yung ano ko, mode of transportation namin doon. Apat na sakay, tatlo, ganon minsan. Minsan lakad pa. Pero tsinaga namin yun. Tsinasaga namin ng mga magkakapatid namin yun. Ayun sa inyo, problema lang ng anak mo, malayo lang. Dapat i-motivate mo yung anak mo, no? Na mag-aral para man lang kayo. Medyo, ano ba? Medyo masenso naman yung ano nyo, yung buhay nyo ba? Kasi kapag ka... Hindi kasi ikaw nakapag-aral. Kasi ang pag-aral, Sergeant, alam mo naman, pag nag-aaral ka, di ba? Yan yung pinakabala mo, di ba? Yes, sir. Pinakabala mo yan. Di ba? Para ano yan? Para makarating mo sa paroroonan mo, di ba, Sergeant? Yes, sir. Oo. Yun lang naman yun. Tapos ako, ano lang din ako. Nagtiyaga lang din naman ako na mag-aaral ako, no? Opo. Oo, may ano din sa akin. May mga kamag-anak din ako na tumutulong sa akin. Ganun din. Nakikiano rin ako. Tumira ako sa Marikina. Nag-aaral ko, pinaglabanan. Sa San Juan. Tapos sa SM North, sa may Trinoma, yung bahay namin. Tapos pumapasok ako sa San Juan. Tumira din kami sa Santa Ana. Pumapasok kami sa San Juan. Malayo talaga. Tsaga-tsaga lang. Kung may pangarap ka, makakatapos ka. Tama yan po. Oo. Yun ang gusto kong gawin mo sa mga anak mo, no? Opo. Oo. Yun lang yung problema ng anak mo. Opo, yan lang talaga po. Kung... Yan. Kung ano... Kung magkakaroon ng sasakyan yung anak mo, pwede bang ano yun? Pwede bang makapag-aral ulit yun? Makapag-aral yun po. Sigurado ka? Pag-aaralin mo? Nope. Ha? Sabi. Yun yung gusto ko, mag-aaral yung yun ha? Nope. Kasi yung tatlong anak mo, masisipag yun eh. Okay.
Gusto ko yung isang anak ko, panganay mo, pag ano mo, pag-aralin mo ha. Opo, tapos. Oh, pagtaposin mo high school, pagka high school pwede na magtrabaho, pagka nakapag-isip-isip na mag-college, di ba? College, sir, ituloy ang college. Ituloy ang college, pwede naman 'yun. Tapos. At tuloy si Lucky Bull. Si Lucky Bull, tingnan mo si Lucky Bull. Yes, sir. Ayan, tingnan mo, ano yan, tagal lang 30 years old ka na nakapasok sa PNP? Ano, sir? 29 ka nakapasok. O, yan, tingnan mo si Sergeant Lucky Bull. Ganun din yan. Patigil-tigil ka na si pag-aral, di ba? Tigil-tigil. O, kaya pulis na ngayon, di ba? Tis-tis lang. Basta may, o, tis-tis lang. Tis-tis lang. Saan sala ko nakikiamuhan eh. O. Survive din. Survive din yan si Sergeant Lucky Bull. Mga kababayan mo rito yan, di ba? O. Tingnan mo naman, o, pulis na ngayon, di ba? Sa tiyaga. Gusto ko mangyari sa, gawin yung inspirasyon nyo si Sergeant yung Lucky Bull, di ba? Sa mga anak mo na makapag-aral ng ano, makapagtapos ng pag-aral kahit pa unti-unti, at least nakatapos. Tingnan mo. Ngayon, nakapagpapatayo ka na ng bahay, di ba? Sir, pinaparal ko na rin yung kapatid. O, pinaparal na rin yung kapatid niya, di ba? Nakapagpatayo na siyang bahay. Pinag-aaral niya na yung kapatid niya, o. Ano yan? Hawa-hawa yan, di ba, Sergeant, no? Yes, sir. Tulong-tulungan lang, sir. Oo, hawa-hawa yan. Pag may isang nakagraduate sa inyo, ano, tuloy-tuloy na yan. Tuloy na ang pag-aaral, sir. Yes, sir. At least kahit hindi mo na maranasan yung ano, yung ginhawa ba, at least yung mga anak mo makaranas naman ng ginhawa sa buhay, di ba? Opo. Ayun, so huwag kang magsawap pag-aralin yung anak. Oo. Kasi yan din ang makakatulong sa iyo balang araw. Anong palang ano, anong palang ginagakitaan mo? Gapas lang po. Gapas? Opo, tapos kaingin lang po. Kaingin, ay kaingin. Ay, oo, palang ano, sir. Kasi kaingin sa amin ano, nag-ano, nagsusunog ng ano, ng bundok tapos ginagawang uling, yung kaingin sa ano sa amin. Yung kaingin dito, yung ano, palay, sir. Palay, nagkakaingin. Opo. Pero kinakaingin nila yung lupa, di ba? Lupa, sir. Oo, sir. Oo, ganun pa rin yung palay. Pero nga lang, tinataniman, yes, ng palay. Palay. Sa amin kasi kinakaingin yung mga puno para gawing uling. Ayun. Yun lang pinakakita mo. Opo. Eh, di, paano yan kung hindi ka namin kinuha ng trabahador ngayon? Opo. Kung walang mahanap ng trabaho, wala talaga, sir. Hirap rin talaga maghanap ng trabaho, sir. Ha? Hirap rin maghanap ng trabaho kung walang magkuha. Eh, ano nang pagkatapos itong trabaho namin sa'yo na binigay, ano naman susunod ngayon? Anong tatrabahuin mo? Magkapas naman, sir. Harvester naman. Harvester? Opo. Kasama kasi ako ng harvester. Ah, sumasama ka sa harvester. Tapos na rin magtanim dito, di ba, sa atin? Tapos doon, nag-ano na, nag-harvest na rin. Doon na lang sa ano, sa malis, meron pa. Oo, meron pa po. Oo. So, yun. Wala na. Pagkatapos noon, tapos na yung mga trabaho, ano nang mangyayari sa'yo? Wala na rin, sir. Ha? Wala na. Tambay na sa bahay, sir. Anong kakainin nyo? Wala na nga, sir. Kamuting kahoy na lang. Kamuting kahoy? Opo. Antes maghintay na lang kayo na may mag-ano sa'yo, may mag... Antag nyo, aarkila, magpukuha ng trabahador. Tamay po. Sige. Ganito na lang, no. Ito, ibibigay namin sa iyo ito, itong regalo namin sa anak mo. Pasko na, di ba? Pasko na. Di ba? Ito ang regalo namin sa kanya para makapag-aral siya, ito. Yun. Ha? Oh. Sige, tanggapin mo. Nice one. Oo. Ano? Ano na dito, eh? Maraming salamat sa inyo lahat. Ngayon po lang nakita ang tumulong sa amin at saka sa mga anak ko, sir. Maraming salamat sa inyo, sir. Sa inyo, sa anak mo to, ha? Opo. Gusto ko makapag-aral, makapagtapos ng pag-aral yung anak mo, no? Tama yan po. Sige, ayan na. Oh, pag nasira yan, punta ka lang dito. Sabi mo, sir, nasira na yung bike ko. Kailangan ko ng ano, ha? Kailangan ko ng gulong, sir. Opo. Andito yung mga kapulisan natin. Pagka wala na ako rito, umalis na ako. May mga platoon leader dito na susunod, ha? Opo. Yan, ang ano, paayos natin yan, no? Opo. Oh, masisira lang naman dyan, gulong. Kadena. Preno, kadena, yun lang naman yung ano dyan, masisira dyan. Maraming salamat sa inyo, sir. Oo, oh, yan. Oh. Sa mga kasama ninyong pulis, maraming salamat talaga sa inyo, sir. Malaking tulong na rin na ibigay niyo sa akin. Oh. Habang wala pang, di ba, habang wala pa yung ano mo, yung anak mo hindi pa nag-aaral kasi nag-umpisa na ng pasukan, di ba? Pwede ito magamit nung ano, nung mga anak, tatlong anak mo, di ba? Opo. Oo. Oh. Tas mo dyan, lapalagyan natin dito ng ano, step nut, di ba? Oh. Ah, yes, sir. Ayan, kaya yan. Tatlo, kasya dito, tatlo, sir. Malilit na may anak mo, di ba? Malilit pa. Oh, paggawan mo rito ng ano, ng... Kahoy. Kahoy lang na ano. Pababa, di ba? Pagpababa, at least, yes, di ba? Dito, patag naman dito sa kalsada. Opo, patag rin yan po. Ayan, di ba? Bigay ng kapulisan ito ng Palawan sa'yo. Ha? Yan lang po. Maraming salamat talaga sa inyo, sir. Anong pakiramdam mo at meron ka na nito? Meron na ikaw na ganito?
Ha? Salamat talaga sa inyo, sir. Mm. Wala talagang makunan sa inyo ng kahit ano-ano, sir. Kayo lang talaga nakabigay ng ganong kalaga ng bike, sir. Alam mo na ganyan ibibigay namin sa iyo, na bike ang ibibigay namin sa iyo? Wala rin po. Wala kang ideya na bike ang ibibigay namin sa iyo? Oo. Oh. Yan. Kasi, guys, kasi nung isang araw kasi, guys, si Kuya Bobby, kumakain kami doon. Ngayon, nagkwentuhan kami ni Kuya Bobby. Tapos, nga, nabanggit nga niya yung anak niya, hindi raw pumasok kasi nga napakalayo doon ng eskwelahan. Tinatamad maglakad. Sabi ko sa kanya, wag mong gawin, dapat i-motivate niya anak niya na wag tamarin na mag-aral. Sabi ko, sige, kapag ba yung anak mo, may masasakyan na papasok sa eskwelahan, mag-aaral na ba, pag-aaralin mo? Sabi niya, ano sabi mo, di ba? Opo, di ba? Sabi niya. Ngayon, total, sabi ko ganun, meron kaming nabiling bike dito na dalawa. Kasi naghihintay kami rito nung mga estudyante rito na may maglalakad dito, yung mga nakikita namin na estudyante rito. Wala pa kami makita-kita eh. Sabi ko, sige, habang wala pa kami nakikita na deserving na mapagbibigyan itong bike na to, kay Kuya na lang namin ibibigay. Ha? Total, buti nagkwentuhan tayo noon, ha? At nasabi mo nga sa akin na tinatamad ng anak mo na mag-aaral kasi nga layo-layo ng eskwelahan. Doon mo na lang pag-aralin sa Malis, pati hindi mo kasi sa Malis pag-aralin. Ayos pa lang po doon. Bakit? Dito raw kami nag-aristro. Hindi. Dito raw siya mag... Hindi pwede yun. Walang ganun, ha? Sinong teacher yun? Walang ganun. Kung saan gusto mag-aral ng estudyante, doon dapat mas malapit sa kanya, mas komportable siya, doon dapat siya nag-aaral. Mas malapit. Hindi katulad nung panahon talaga nung araw, wala ka talaga pamimilan sa dyan sa amin. Yes, wala ka talaga pamimilan kasi wala naman talaga school. Paano ako mamimili? Walang school, di ba? Dito, ang dami school. Dikit-dikit yung school dito. Yan, ng elementary, dikit-dikit dito. Lalapit ng school dito. Every barangay na, sir, elementary. Sabi mo doon sa sinong teacher yon na ayaw papasukin doon sa Malis yung anak mo. Mas malapit doon. Mga siguro, mga 3 kilometers lang, mga ganun, di ba? Yes, sir. Doon mo pag-aralin yung anak mo, ha? Opo. Kasi mas malapit. Pwede transfer mo na lang doon from Irene papuntang Malis. Sir. Pwede naman yan. Hindi, walang nagbabawal na ganun, ha? Baka paniniwala nyo lang yan. May nakapagsabi ba sa inyo? Wala rin po. Oo. Nakapag-inquire ba kayo sa eskwelahan? Wala rin. Ba, sinabi lang ng sabi-sabi lang yun. Opo. Huwag kayong maniniwala sa sabi-sabi, no? Kailangan kung ano ka, para makasiguro ka, doon ka dapat sa proper na office pupunta. Huwag ka magtatanong kung kanin-kanino, no? Wala yun. Sabi-sabi lang nila yun, no? Opo. Oo. Mas mag-arali mo yung anak mo. Mas malapit, mas maganda para hindi tamarin. No? Opo. So, yun, no? Yung ano mo, cash mo, saka na lang, ha? Sige po. Pagkatapos, may trabaho ka pa eh. Pagtrabaho mo muna yung cash mo, ha? Tama yan po. Oh, kaya kinuha kitang trabahador para meron kayong pagkakakitaan. Sino yan? Si Danny. Oh, bayaw mo, di ba? Mm-hmm. Para meron kayong pagkakakitaan. Kailangan natin mabigyan sila ng motivation. Makita nila yung mga pulis. Sana yung anak ko maging pulis din katulad nila, sir, di ba? Katulad ng mga teacher, mga sundalo, di ba? Yes, sir. Sana yung anak ko ganun din. Di ba? Okay. Yun ang maisip mo, di ba? Opo. Tsaka huwag natin turuan ng anak natin na maging tamad, no? Opo. Oo. Tama yan. Huwag natin turuan ng anak natin na maging tamad. Yun na lang yung pag-aaral natin, ang puhunan natin sa buhay. Ha? Opo. So ano yun? Ano masasabi mo sa ano natin, sa kapulisa natin? Sa mga kasama natin ngayon ng pulis, maraming salamat talaga sa inyo na binigay na tulong sa akin ngayon ng sa inyo, sa akin ng bike binigay niyo sa akin. Maraming salamat talaga sa inyo. Pagpalain kayo ng Panginoon. Ay, maraming salamat. Thank you. Sana marami tayong sergeant na yung mga manunod natin, di ba? Yes, sir. Na ma-inspire ba sa ginagawa natin? Yeah. Dumulong rin siya, sir. Hindi, gusto ko talaga makapag-aral talaga mga bata. Alam mo naman, di ba, pupunta tayo sa mga school dyan, i-motivate natin yung mga bata na makapag-aral, di ba? Makapagtapos sila. Kasi yun talaga yung magiging susi ng pag-asenso nila sa buhay. Katulad natin, kung hindi tayo nag-aral, saan tayo ngayon?
Basakan diba? Ikaw, di ba? Sa basakan din talaga. Ikaw, saan ka na ano? Tricycle driver? Tricycle driver siguro ngayon, sir. Ito, ano, tourism, di ba? Kasi may bangka kayo, bayaman naman kayo. May ako kayo, di ba? May bangka kayo, di ba? Magulang kayo. Okay, kung gusto nyo palang ano, kung gusto nyo palang... pumunta sa Port Barton. Port Barton. Yeah, meron silang... ano yan? Ano, sir? May motel, di ba? May motel, tapos meron din silang bangka na pang... pang island tour, sir. Island tour, yan. Hanapin nyo lang si... Emmanuel. Yes, sir. Sa Port Barton. Dapat to. Nag-ano, nagbabangka. Ito, ano sa'yo? Tricycle driver. Tricycle driver. Ano? Ito, ano, nag-ano, nagbasaka, nagsasaka. Ako, malamang artista. Talaga. Tawa si Kuya. Diba? Si Omar, tricycle driver din sana. Hanggang ngayon. Diba? Si Chester, mayaman naman to. Ano naman yan? Ang ano, kapitan ng tatay. Ang nanay, retired teacher. May asyenda sa harapan ng bahay. May asyenda sa tapat ng bahay. Mayaman yan. Diba? So yun, Kuya, ano? Ha? Gusto ko ma-inspire ka or ma-motivate ka na pag-aralin mo yung anak mo. Dapat, ano mo kami, gawin mo kaming inspirasyon ba? No? Na mga kapulisan. So yun. Kuya. Sige. Ha? Congrats. Sige po. Congrats, Kuya. Kapag ano, kapag may sira yung mga ano na mga kadena, palitan lang natin dito. Para magamit ng mga anak mo na matagal. Tingnan mo parang kasi ikaw mag-trade nyo. Marunong ka ba nito, Kuya? Okay. Sige. Bagong bike, bagong pag-asa. Yan, bagong bike, bagong pag-asa. Subukan mo, Kuya. Marunong ka ba mag-bike? Bukod lang. Baka hindi ka marunong mag-bike. Marunong mag-bike? Ha? Marunong. Marunong, sige. Para subukan mo. Ikaw magdadrive niyan para sa anak mo eh. Oo. Oh. Tuwang-tuwa yung anak mo dyan pagdating mo mamaya. Ay, marunong. Ay, marunong. Marunong. Bali, wala. Ayan. Tatas lang ng upuan niyan. Tatas lang natin yung upuan. Bago. Bago talaga. Ano? Ano pakiramdam? Okay. Apo. Ha? Maganda talaga. Maganda talaga? Apo. Oo. Oh. Ayan, oh. So, yun. Ha? Ingatan mo yan, ha? Opo. Pagka may problema yung ano natin, pagka may problema yung bike natin, punta ka lang dito sa kapulisan natin. Kahit wala na ako dito, di ba? No. Kahit wala na ako dito, wala na sila. Kasi mapapalitan. Hindi naman kami dito magtatagal, eh. Papalit-palit lang naman yung mga tao dito, eh. Oh. Ginawa natin yung ano, sabihin mo, sir, ako yung gumawa ng ano dyan, ng tubig dyan sa inyo. Ako nagkabit nyan. Ha? Opo. Ako naghukay ng hose dyan. Mula doon sa dulo hanggang dito, ako nagkabit yan, ha? Yeah, hingi ako tulong, sir. Yung bike ko, sira na. Ha? Paalala mo lagi yun sa kanila, ha? Opo. Na minsan, sa buhay mo, naging party ka ng... Third platoon, ha? Opo. Yan, maraming salamat, Kuya, ha? Maraming salamat. Sige, pagpalain ka ng Panginoon, ha? At kung napatapos nyo ang video ito, maraming salamat po. At huwag niyo pong kakalimutang mag-like, share, and subscribe sa aming YouTube channel, Jason Tesorero. At pakihit na rin po ang notification bell para lagi po kayong updated sa aming mga bagong upload. Maraming salamat po sa inyo lahat. God bless!